Ano nga ba yung magandang unahing i-upgrade sa ating mountain bike? So kung yan din yung tanong nyo, huwag kayong mag-alala dahil sa videong ito, sasagutin natin yan. Pero bago pa dyan may sumagot ng tuhod, ito may sasabihin lang ako sa inyo. So bali marami kasi tayong dahilan kung bakit tayo nag-upgrade ng ating mga mountain bike. Una na nga dyan is, para gawing mas matibay yung pyesa ng ating bike, or di kaya naman, mas maging convenient yung paggamit natin sa ating mga bike. Usually lalo na yung medyo mahal, meron kasi yung mga features na mapapakinabangan natin. And as long as may pera naman yung tao, ba't natin pipigilan, diba? Maliban na nga lang kung ikaw yung asawa, tapos yung pera ang gagastasin dun sa upgrade is, pambili sana ng gatas ng anak nyo. And I guess nagets nyo naman yung point ko. Kaya okay, simulan na natin. So para sa pinakaunang magandang i-upgrade, yung contact points. So ano ba yung mga contact points na yan? Bale yung mga pyesa na under sa contact points, ito yung mga pyesa ng bike na mayroon direktang contact or epekto sa katawan ng tao or dun sa gumagamit ng bike. So bale itong mga contact points, binubuo sila ng 5 pyesa. Naandyan na nga yung handlebar, stem, seat post, saddle, handle grip, at saka pedals. Actually 6 pala yun, no? So pinag-isa ko na lang sila dahil masyadong hahaba yung video eh. So bali yung pag-upgrade ng piyesang ito, bali susukatin mo lang kung saan ka komportable. For example, sa handlebar mo, kung sakaling medyo hindi ka komportable doon sa stock handlebar ng bike mo, then paltan mo na yan. Ganun din sa stem, kung masyadong mahaba, paltan mo. Sa pagpili ng handle grip, pili ka lang kung ano mas komportable para sa'yo. Sa saddle naman, dito trial and error yan. Dahil madalas, kahit gano'n pa kalambot yung saddle mo, kung hindi man fit para sa puwet mo yung saddle, wala rin, sasakit lang din yung puwet mo. Yung sa seat post, kung masyadong maiksi yung seat post para sa'yo, yun magpalit ka na medyo mahaba. Sa pedals naman, usually yung mga pedals hindi pa yung sealed bearing eh. Eh yung mga hindi sealed bearing na pedals, madali yung mga log, especially yung mga plastic. Although kung pwede pa naman, ba't mapapalitan, diba? Unless kung nabibigatan ka. So isa pa pala, kung sakaling halos karamihan ng mga contact point parts mo is tuwa pa sa bakal, mas maganda kung palitan mo na yan ng aluminum alloy. Dahil syempre kapag bakal, mabigat, tapos kinakalawang. At saka isa pa, although kahit kiwa na sa alloy yung stock handlebar or stem mo, usually kasi mas mabigat pa rin yan compare sa mabibili mo. Pangalawang magandang i-upgrade is yung hydraulic brakes. So kung sakaling naka-mechanical disc brakes ka pa lang, pero palagi ka naglo-long ride, I suggest magandang upgrade talaga ang hydraulic brakes. Dahil unlike kasi sa mechanical, mas maganda kasi yung braking power nito, at saka hindi rin ganang umiinit yung brake pad nito kumpara sa mechanical dahil dun sa mineral oil. So may ginawa na rin pala akong video tungkol dito. Bale, sinabi ko doon sa video na yon kung ano nga ba yung pagkakaiba ng mechanical at saka hydraulic at saka yung advantages at disadvantages. So ayun, kung may oras kayo mamaya, pwede nyo yung panoorin. So pangatlo sa magandang unang i-upgrade, walang iba kundi yung drivetrain. So yung drivetrain, ito yung mga pyesa ng bike na responsable sa overall performance ng ating mga bike. So bale yung drivetrain, binubuo yan ng 5 pyesa. Naandyan na nga yung shifters, FD kung naka-2x o 3x, RD, maybe sprocket at saka chain. So isama na rin natin. So ayun, magandang upgrade ito kung sakaling yung bike mo is 7 or 8 speed pa lang. Pero syempre since upgrade lang din naman yung pinag-uusapan natin, mas maganda kung from 7 or 8 speed, diretso 10 speed na. Isa kasagay sa mga advantage ng mas maraming gearing is yung marami kang magiging gearing combination. At saka usually, sa mga 10 speed pataas lang din tayo makakakita ng mga drivetrain na compatible sa 50 teeth pataas na cogs. At saka isa pa kung mag-upgrade kayo ng drivetrain, i-make sure nyo lang yung drivetrain na bibili nyo is walang issue. Pero kung sakaling may pera ka naman, tapos gusto mo makasiguro na walang magiging issue yung bike mo, it's better kung mamili ka na lang sa Shimano or sa SRAM. Pero bago natin puntahan yung pinakahuli, meron lang muna akong mga honorable mention na I think magandang paltan kung sakaling napaltan yun sana sinasabi ko. So unang-una sa mga honorable mention is yung mga sealed bearing parts. So usually kapag naka-budget bike ka lang, halos karamihan talaga ng mga bearing sa bike mo eh, puro loose bearing pa lang, puro mga bulitas. Kagaya ng headset, pedals, at kung ano-ano pa. And isa rin kasi sa disadvantage ng loose bearing is, yun nga yung mabilis mga log, madali pasukan ng tubig. Kaya I highly recommend na magpalit na kayo ng mga sealed bearing parts. Okay, so panghuli para sa akin is yung fork. So itong fork, kaya ko lang naman siya inihuli is dahil hindi naman tayo lahat eh nagte-trail. Usually yung mga mountain bike ng mga Pilipino, ginagamit lang yan pang kalsada. Kaya based sa nakikita ko, parang hindi siya number one priority na dapat i-upgrade. Dahil habang tumatagal, gumaganda na rin kasi yung mga stock suspension na nakukuha natin sa mga bikes.
unlike dati na basta mag-play lang, swerte ka na. Pero syempre, hindi ko naman siya ilalagay sa top 5 kung hindi siya good upgrade, diba? So syempre magandang upgrade pa rin yan, especially sa mga nagte-trade. So kung mag-upgrade kayo ng fork, mas maganda kung air suspension na. Para syempre mas maganda ang play and then mas magaan din. And kung gusto niyo makasiguro na maganda yung air suspension na mabibili mo, mas okay kung mag-invest na kayo sa medyo magandang brand gaya ng Santor at saka Manitou. Or kung sagad-sagara na, RockShox or Fox na. Although kung matatanong niyo naman ako kung maganda ba yung mga budget air suspension, 50% hindi, 50% oo. Although ngayon nakikita ko na rin naman yung pag-i-improve ng mga budget air suspension, pero may times na suwertihan lang talaga. Kaya mag-search lang kayo kung alin yung walang issue.